Ako ho naniniwala na hindi ho dapat tumigil ang Public Attorney's Office na isagawa ho yung autopsya sa mga namatay ho. Ay ang dahilan ho kung dito ho sa nauukol ho doon sa naliling sa Dengvaxia. Dengvaxia death. Ako ho naniniwala dyan. At ala ho talagang marching order ho ni Secretary Vitaliano Aguirre. Sabi ko nga ka ho kahapon, continue going. Alam niyo ho kasi, may mga grupo ho ng mga doktor at medical authorities na sila ho'y, di na naman nagbumubi ang ating prompter. Mukhang may problema. Na sila ho'y, they have asked the PAO, ito ho yung PAO na to, Public Attorney's Office, primarily mandated to provide indigent and legal service assistance, na sabi ho ng ganun, kung maaari, stop performing autopsy. Autopsia. Sa mga batang who allegedly, sa mga namatay ho ng mga kabataan, matapos ho nilang matanggap ho yung sinagawa yung vaccine. Importante ho ito eh. Kahit na sa health former secretary, Esperanza Cabral, vaccine expert Lulu Bravo. Okay, si Cabral ho yan. Si Lulu Bravo yung isa doon, nakaputi. I suggest, I think she is because kung ito si Esperanza Cabral, and that lady in white must be Lulu Bravo. Sabi ho nito, it makes no sense for any more families to be subjected to torture of having a loved ones exhumed and cut up only to find out that no useful information was derived from the cruel act. Mom, you know, I still have respect in you, Secretary Cabral, but I think you're losing it. And then sabi, PAO should leave the matter of determining the cause of death to competent forensic pathologist. There you go. See the problem with some people want to be experts. You don't really know exactly the protocols and procedures. Ito hong mga Public Attorney's Office, they will be doing the autopsy. Are you saying, Cabral, Esperanza Cabral, former secretary, that walang kapabilidad, walang dunong, saan katerbang mga eng-eng at bobo, ang Public Attorney's Office, mas matalino pa sa iyo, ata ang mga nasa PAO, rendering a free service legal assistance. Samantala, ikaw, balik kay Cabral. Sa'yo, Cabral. The face of Cabral. You know, Cabral, you can smile and show your, you know, flashy teeth. But let me tell you this. Ikaw binabayaran ka, doktor ke. You're not rendering a free service. So shut the F up. Shut the F up. Do not interfere obstruction of justice ang ginagawa mo, Cabral. If nobody's telling it to you, I'm sorry, you're a nice lady during the time na ikaw is Secretary of Health, but it's not within your jurisdiction. Wala sa poder mo ang mangaral para sabihin sa legal. Sa mga nandun sa larangan ng legal, ikay na sa larangan ng medisina. Ang pag-autopsia ay dinedetermine kung ano ang naging sanhi ng pagkamatay ng mga bata para makita yung lawak nitong ano, kung saan ba talaga, kung sila ba'y namatay base doon sa mga sa Dengvaxia, sa vaccine or pag-aaralan din ng mga eksperto para maanalisa. Kasi ayaw magbayad nitong Sanofi. Ikaw ba'y nasa payroll ng Sanofi, Cabral? Because you know what? That's exactly what Sanofi is saying until after it's proven, and so hindi sila magbabayad. Ibabalik lang nila yung mga hindi nagamit na mga vaccine. Pero doon sa mga namatay, hindi sila mananagot. Kasi ayaw nilang aminin na yung Dengvaxia vaccine ang naging sanhi ng pagkamatay ng mga bata. Either komplikasyon man yan o naragdagan palalo kaya namatay. Paano ngayon madedetermine na itong putok sa buhong Sanofi na siguro kayong mga ibang mga doktor na sa ilalim ng sinasabing malalaking pharmaceutical firm, a lot of you are unethical, and you are under the payroll and sometimes the blessings and whatever sponsorship na manggagaling free, provided you'll push and you will speak for and on behalf of these giant pharmaceutical firms.